Ako po si Mrs. Gina Chong, nakasalukuyan pong naninirahan sa Taichung, Taiwan. Nais ko lang po ibahagi kung ano po ang kagalingan na ginawa ng Diyos sa buhay ko ng panahon po ng ma-diagnose ng doktor na ako po ay merong sakit na breast cancer po. It nangyari po ito nung taon ng March 29 ng 2013. Nang na-diagnose po ito ng doktor ng mga panahon po na yun, nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon dahil lang ibinigay po ng Panginoon sa akin ang kapayapaan na wala, hindi ko naisip kung ano ang sakit ko, kung ano ba yung narinig ko, wala po akong naramdaman, kundi ang naano ko lang po yung promise ng Panginoon sa akin na siya pong nagpalakas sa akin na kung saan ang Panginoon, naramdaman ko yung kanyang pagsama, kung paano niya po ako, kung paano siyang nangungusap sa akin, kung paano niya po ako kinukomfort sa kanyang mga salita. Then hanggang po sa dumating po yung punto na yung pong mga salita po ng Panginoon na binibigay sa akin, ng mga kasalukuyan po na ako po yung nagpapagamot, yung pong mga salita niya ay buhay. Yun po ang salita niya na siya pong nagpagaling sa akin. Kasi totoo po na ang Diyos natin ay buhay at nagpapagaling. Hindi po siya sinungaling, sabi po sa kanyang salita, na ang bawat sinabi niya ay totoo. So pinatunayan po ng Panginoon sa buhay ko kung paano po siyang nagpagaling sa akin. After po nung kasalukuyan po ng aming ng pagpapagamot ng doktor sa akin, hindi ko po naranasan yung natakot, hindi ko naranasan ang nag-alala. Iba po yung naramdaman ko sa inner being ko. Kasi nung unang marinig ko yun mula sa doktor, nagkaroon po ako ng galit sa kaaway. Dahil alam ko, he is a liar. Hindi siya totoo. Sinungaling siya. Gusto niya lang mag-destroy ng buhay. Gusto niya magwasak, pumatay. Kaya naramdam ko, galit ako sa kanya. Nung time na po yun. Then after po nun, ang Lord po ang kinausap ko. I claim His promise na maganda po ang plano niya para sa buhay ko at ang kagalingan. At pinalitan po ng Lord sa akin yun ng kapayapaan. Peace of mind. Wala po akong naramdamang takot, pag-aalinlangan, na ako po sakit, na may sakit. Hindi ko naramdaman o na nag-alala ako na may sakit ako, maaring ikamatay ko po dahil pinagpayapa po ng Lord ang puso ko. Then ng after po noon, hanggang po sa napagtagumpayan ko po yun, even the doctor amazed po, kasi lahat po plinano ng Diyos ang nangyari po sa akin. Lahat po ng mga medication, nakita ko po yung paano po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Lahat po ng mga doktor, mga nurses nag-check up po sa akin. Mga Christian po ang pinadala ng Lord para sa mag-check sa akin. Mga puro Christian po. Kaya doon ko po nakita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. At ang napakaganda po na pinangyayari na ginawa ng Lord sa akin. Nung one time po, nung sinabi ng doktor na ako daw po ay ika-chemotherapy. Yun po ang isang parte sa na nagkaroon po ako ng takot. Kasi yung after ng chemo po, di po ba? Nung narinig ko po yun, nakaramdam po ako ng takot. Pero bago po yun, meron po ginamit ang Panginoon na nagpaalala sa akin na pag nakaramdam ka ng takot, iluhod mo sa Panginoon. Dahil ang takot ay hindi sa Diyos. So yun po ang ginawa ko. Iniluhod ko sa Panginoon. Humingi po ako ng tawad sa Kanya sa naramdam akong takot. So after ko po noon, nung ihingi ko ng ikinampos ko po sa Panginoon yung naramdaman ko dahil ikikemo po ako, nung tumayo ako, ibang naramdaman ko po with power, may kapangyarihan po ang naramdaman ko. Then after po noon, nung pumunta po ako sa doktor, supposedly po, kasi bago po ako ikikemo, God promised me ng Zephaniah 3:17, na ang sabi niya po sa akin, sabi niya, kapiling mo ang Diyos at siya'y makikigalak sa iyong tagumpay. So bagamat ganun po ang kanyang sinabi, nung ako po ay magpapat-chemotherapy na, sabi po ng doktor sa akin, kasi schedule na po ako noon para magpa-chemotherapy, ang sabi ng doktor sa akin, hindi ka na kailangang i-chemo pa. Dahil ang nakitang
cancer sa iyo ay maliit na maliit na maliit, napakaliit. Kaya po nung narinig ko po yung sinabi ng doktor, na pagpala po ako, alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Lord. Naalala ko po kung paano ang kabutihan ng Lord na magmula po noon, na magmula sa umpisa hanggang nung katagumpayan. Totoo kasi nung sinabi niya yun eh, kapiling mo ang Diyos at siya makikigalak, pinagtagumpay niya po ako. Sa harapan po ng doktor, sumamba ako. Kasi nung panahon po na yun, nung sinabi ng doktor sa akin, iba po yung joy na naramdaman ko, yung joy po na nagmula sa Panginoon. Pumasok sa isip ko, sabi niya, sumamba ka. Sumamba ka, pero dahil nga sa naandun po yung mga doktor, ang mga nurses sa Boston Doctor, tumagilid po ako ng ganoon. Sumamba ako sa Lord, humarap ako sa bintana at sumigaw, Panginoon, salamat po. At dun po narindaman ang presensya ng Panginoon. Umiyak ako ng umiyak at naramdaman ko ang joy. At habang po ako'y pauwi, dun po ako nangusap po ako. Kinausap po pa ang Lord. At sabi ko, Lord, sabi ko, salamat, alam ko dyan sa langit, masaya ka para sa tagumpay ko. And after po noon, nabuhay po ako ng mapayapa, na wala pong ilalahanin sa buhay, naramdaman ko ang pagsama. Hanggang po ngayon ng 2000, ng ngayon pong taon, ng nakaraang taon ng 2016, ng March 10, kinonfirm po ng Panginoon sa akin na ako nga po'y talagang tunay na pinagaling na niya. Hindi lang po sa salita, kundi totoong pinagaling niya ako, dahil even the doctor po nagsabi sa akin, huwag kang mag-alala dahil you will live longer because God knows you. Dahil even the doctor, nakita ng doctor ang amazing na ginawa ng Panginoon. Dahil siya mismo, nalaman niya, siya mismo naka-monitor ng cancer ko. Then at the end, nakita niya na pinagaling ako ng Panginoon. Kaya nung March 10 po na yun, inano sa akin ng Panginoon na talagang pinagaling na niya. At mula po noon hanggang ngayon, ang kalakasan po ng Lord ang siya kong daladala ngayon. So, nakita po natin yung God works sa buhay po niya. So, bilang last statement, ano po yung magiging encouragement ninyo sa mga tao na karanas din ng mga naranasan po ninyo? Ang masasabi ko lang po, na kapag po nakaranas tayo ng ganito pong mga pagsubok, sakit, karamdaman, na sa tingin po natin wala na pong solusyon, sa Diyos po merong solusyon, dahil wala pong imposible sa Diyos, ang lahat po ng bagay mapangyayari ng Diyos. At ang lahat po ng nangyari sa atin, na pagkagalingan, katagumpayan, kasagutan sa ating mga panalangin po, ito po ang maging encouragement natin sa atin pong mga sarili para magpatuloy, huwag po tayong titigil sa pagsunod sa Panginoon. At ano man po ang mga bagay na ito na ibinagalob ng Lord sa atin, maibahagi po natin ito sa mga tao na maging kalakasan din po nila. Ayun po. Tapos na. Salamat po. Thank you.